Ito ang Kofu, kapital ng Yamanashi Prefecture, Japan, kung saan nagkaroon ng isang UFO incident sa isang vineyard noong 1975. Dalawang batang lalaki, 7 taong gulang, ang naka-encounter ng dalawang fang humanoids. At bagamat inimbestigahan ang pangyayari, nananatiling unsolved ang Kofu UFO incident. Alamin natin kung bakit. February 23, 1975, bandang alas 7 ng gabi, nagro-roller skate malapit sa Hinode Housing Estate sa Kamimachi, Kofu City, ang 27-year-old na lalaki, sina Masato Kawano at Katsuhiro Yamahata, nang may bigla silang napansin sa kalangitan. Dalawang kumikinang na kulay orange na UFO, habang nakatitig ang dalawa, naghiwalay ang dalawang object, ang mas malaki, pumuntang northwest papuntang Mount Atago, habang ang mas maliit na craft dahan-dahang bumaba. Lumapag ito sa isang vineyard. Sinabi ng dalawang bata na bagamat may kalayuan ito, may tunog itong inilalabas. Crackling or ticking sound, parang tunog ng isang Geiger counter. Sa puntong ito, tinanggal ng dalawang bata ang kanilang skates at dali-daling pinuntahan ng vineyard para makita ng malapitan ang object. Sa kanilang paglapit sa inakala nilang orange na spacecraft, ay nakita nilang isang silver disc ito na tila may dome sa ibabaw. Classic UFO. Sa kanilang tansya ay nasa 7 feet ang taas nito at nasa 15 feet ang diameter. May tatlong ball-shaped legs ito at sa gilid ng craft may makikitang mga kakaibang characters. Habang pinagmamasdan ni Kawano at Yamahata ang object, nagulat sila nang biglang bumukas ang isang hatch sa gilid ng craft. Isang hagdanang lumabas, dahan-dahang bumaba sa craft. Nakatitig at tulala ang dalawang bata nang may lumabas sa craft, isang kakaibang humanoid may mahahabang braso. Napansin ng mga bata na may mas maliit pang humanoid ang nanatili sa loob ng craft, sa loob ng tila isang control room. Sa report ni Kawano at Yamahata, ang mga humanoids nasa 4 feet ang height, nakasuot ng tila kumikinang o reflective na uniforme, may mahabang patusok na tenga raw ang mga ito, at ang paa, tila dalawa lamang ang daliri. Kung pamilyar ka sa Kinula humanoid case ng Finland, mapapansing tila magkawangis ito. Ang balat, dark brown, at kulukulubot ito. Sa sobrang kulubot ay hindi mawari ng mga bata ang anumang facial feature ng humanoid. Sa kabila niyan, napansin nilang may tatlong pangil ito, tila gawa sa metal, 2 inches ang haba. Sinabi rin ng mga bata na sa balikat ng entity may nakasabit na tila armas at para sa kanila ay parang rifle daw ito. Sinuri ng kakaibang bisitang ito ang terrain sa paligid ng saucer. Tila walang pakialam sa dalawang batang nakatingin hanggang sa pumunta ito sa direksyon ng mga bata. Ipinatong ng humanoid ang kamay nitong may 4 na daliri sa balikat ni Yamahata. Tinapik siya ng 2 beses at nagsalita. Naayon sa mga bata ay tila tunog ng isang tape recorder na pinatutunog ng pabaliktad. Sa puntong ito, nag-collapse si Yamahata sa ground, paralisado ng takot. Sa pagkakataong ito, hinila ni Kawano ang kanyang kaibigan sa kanyang balikat at dinala siya papalayo sa humanoid sa abot ng kanyang makakaya. Sa pagbalik sa kanilang tahanan, ang takot na takot ang mga bata nagsumbong sa kanilang mga magulang. Ang hindi makapaniwalang mga magulang, sinunda ng mga bata papunta sa lokasyon ng insidente. At ikinagulat nila nang makita nila ang nagpupulsate na tila orange na strobe lights sa vineyard. Nang dahil sa maaaring panganib, hindi sinubukan lapitan ng mga magulang ang hindi may paliwanag na bagay na ito. Ayon sa kanila, nasa 5 minutong nagpatuloy sa pag-ilaw ang object hanggang ang UFO biglang lumipad pataas ng may matinding liwanag. Si Yamahata at Kawano lamang ang nakakita ng extraterrestrial entities. Ngunit isa sa kanilang kaklase, si Ichiro Minegishi, nag-report din na nakakita siya ng isang kumikinang na saucer lumilipad sa Hinode Housing Estate 1 oras bago pa man nakita nila Kawano ang UFO. Kinabukasan sa Yamashiro Elementary School, nagkwento si Kawano at Yamahata, maraming nakikinig, estudyante at mga guro.
Habang ginuguhit nila mga extraterrestrial at kinikwento ang nakakakilabot nilang alien encounter. Hindi nagtagal ang takot sa mga alien kumalat sa ibang estudyante sa buong eskwelahan. At para pawiin ng takot, ang schoolmaster na si Nobuyoshi Kaneko nagdesisyon na siyasatin ang lugar ng insidente. Kasama ang ilang school officials at ilang scientific equipments, nagtungo sa site ang schoolmaster. Pagdating sa site, napansin agad nila ang dalawang posteng nakatumba sa landing site. Naisip nilang hindi ito kayang gawin ng mga estudyante para lamang patunayan ang kanilang istorya. Matibay din kasi ang poste. Nakakita rin sila ng mga landing traces gaya ng ilang lubog sa lupa at isang ring pattern malapit sa nakatumbang poste. Kasunod ng mga pangyayari ang dalawang bata paulit-ulit na tinanong ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga guro, ni Kaneko at ng isang kilalang UFO investigator na si Masaru Mori. Ngunit ang kanilang kwento, nananatiling consistent at hindi nagbabago. Kaya't ano nga kaya ang nangyari sa Kofu ng gabing iyon? Isang bagay na nakakaintriga para sa akin sa kasong ito ay ang mga kakaibang writings. Gaya ng nabanggit kanina, may kakaibang writings ang nakita sa gilid ng craft. Iginuhit ito ng dalawang bata para sa mga journalists at investigators. Tingnan natin ang illustrations. Tila similar ito sa kanji, mga Chinese characters na inadapt ng Japan. Ang unang character parang Tsuki na ang ibig sabihin ay moon. Sumunod ay parang Nichi na ang ibig sabihin ay sun. Ang pangatlong character parang He o Mizu na ang ibig sabihin ay fire. Sa sumunod ng character makikita ang Dai na ang ibig sabihin ay large. Misteryo naman ang panlimang character. Ang unang tatlong character maaaring tinutukoy ang ilang celestial body sa kalawakan. Ngunit maaaring mga araw din ito sa isang linggo. Sa illustration naman ni Yamahata tila English alphabet ito pero pabaliktad ang sulat. Sa umpisa ay A, B at C hanggang sa tila naging scribble na ito hanggang sa huli. Di kaya parehas may Japanese at English characters sa graph? At bakit Japanese o English ang character? O maaaring sa sobrang dilim ay hindi nila masyado makita ang characters? Characters na maaaring hindi talaga nila naiintindihan? At sinubukan lamang nilang i-drawing gamit ang mga characters na pamilyar sa kanila? Ano man ang totoo, nakakaintriga ang parte na yan ng istorya. Isa pang nakakaintriga ay ang pagsasalarawan ng humanoid. Marami kasi nakapansin na tila hawig ito sa ilang character sa Ultraman, popular na TV show noong 60s at 70s. May kitang hawig ang mga characters na ito sa iginuhit ng dalawang bata, patulis na tenga, pangil, kulubot na balat, makinang nakasuotan. Maari bang iba ang nakita ng dalawang bata at iniugnay lamang nila ito sa mga characters na pamilyar sa kanila? Tila mahirap kasing isipin nang isang advanced alien race ay nag-evolve kung saan kailangan pa rin nila ng malalaking pangil. Posible din kayang nakita ng mga bata ay mga farmers nag-i-spray ng pesticides or fertilizers. Sa litratong ito, makikita ang mga farmers suot-suot ang isang makinang na uniforme para sa proteksyon. Ang pang-spray nakasabit din sa balikat parang armas sa description ng mga bata. Ang mga farmers nagsusuot din ng sapatos na kung tawagin ay G-Cabby, mukhang dalawang daliri. Maaring farmer kaya ang nakita ng mga bata at maaring hindi na lamang siya nagsalita, natakot sa dami ng atensyon ng media at ilang mahilig sa usaping UFO. At pagdating sa craft, maaari bang isang maliit na truck ito na naglalaman ng fertilizer? Maaring may orange light sa ibabaw? Madilim kasi sa lugar at sa mga oras na iyon, takot na takot na ang mga bata kaya't maaaring hindi tama ang kanilang pagsasalarawan sa mga pangyayari. Sa tingin ko'y hindi nagsisinungaling ang mga bata. Ngunit maaaring dahil sa madilimang lugar at nahaluan ng takot, maaaring na misinterpret ng dalawang pangyayari. Kailangan din nating tingnan ang panahon ng oras sa mga iyon. Ayon sa Japanese Meteorological Agency, sa araw ng insidente maaliwalas ang kalangitan. Walang ulan, makikita ng maliwanag ang bituin, ang Venus at Jupiter, makikita sa kanluran. At ayon sa Ministry of Transport, may mga YS-11 planes ang dumaan sa area
may malalakas na blinking tail lights daw ang mga ito. Maari bang ang nakita ng lahat ng witnesses sa eroplano o planeta at inakala nilang UFO? Hindi ko alam. At paano may papaliwanag ang mataas na radiation readings sa sinasabing landing site? Pati ang physical damage site, mahirap din may paliwanag. Respetado din ng ilan sa mga witnesses, wala silang dahilan para magsinungaling sa insidente. Ilang interviews lamang ang kanilang nilabasan, hindi din naman kilala ang turismo sa lugar. Madaling isipin na gumagawa lang ng istorya ang dalawang bata. Pero sa loob ng halos 50 years, pinaninindigan nilang kanilang istorya. Nagkaroon sila ng interview noong 14 years old sila, noong 33 years old, at noong 50 years old. At nakamamanghang ganoon pa rin ang kanilang istorya. Kung nagsisinungaling lamang sila, anong motibo? Anong dahilan? Magkahiwalay silang kinwestiyon ng mga pulis at journalist pagkatapos ng insidente. At sa kabila niyan, parehas ang kanilang istorya at drawings. Mahirap paniwala ang pinagplanuan ng dalawang bata ang lahat para lamang dinlangin ng mga pulis. Isa pang malaking tanong ay nasaan ang may-ari ng vineyard. Hindi siya in-interview. Hindi nagbigay ng statement. May damage sa kanyang property. Pinuntahan ng mga pulis at journalist. Imposibleng hindi niya alam ang insidente. Maari bang hindi lang rin niya nagustuhan ng atensyon? Pribadong mga tao kasi mga Japanese. Maaring hindi niya gustong ma-involve sa usapin. Ngunit maganda sanang malaman kung ano ang kanyang nalalaman sa insidente. Ilang dekada na ang lumipas, wala pa rin konkretong kasagutan. Kakaiba ang kasong ito, hindi ko alam kung anong iisipin. Maaring may ilang kakaibang pangyayari nga ng gabing iyon, napalaki ng ilang misunderstanding at hysteria. At dahil sa kaunting impormasyon at kawalan ng bagong investigasyon, maaring hindi na natin malalaman kung anong tunay na nangyari sa Kofu incident. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.